kadipungan. Tukmol ka ba o impakta? Kasalukuyan naming binabaybay ang kahabaan ng itra dito sa Dahran, Saudi Arabia, na kung saan di umano ay matatagpuan dito ang mga hayop na hindi gumagalaw, kung kaya't natatakot ang buong team ng The Correspondents dahil hindi namin alam ang nakapaloob sa kabilang ibayo ng gusaling ito. At handa na kami na puntahan ang mga indigenous tribes ng Tanay Rizal upang makapanayam sila at alamin ang kanilang istorya. Ako po si Karen Davila at ito ang The Correspondents. Gusto nyo bang marinig ang mga kwento? Gusto nyo bang malaman ngayon ito? Gusto nyo ba mga kwento seryoso? Di ba ito seryoso? Uy! Tagumpay at pagkatalo, pag-ibig at pagbabago. Handa na ba kayo? Rated K. Tama na, simulan na natin. Sa pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng ating paglalakbay dito sa Ithra Museum, gusto ko lang sabihin ulit na wala pong bayad ang pagpasok dito sa mismong building. Pero pagpapasok na kayo dito sa museum, meron na pong entrance fee, 35 SR. O, baka may magtanong na naman, pepektusan ko na talaga sa Palupian Chob. So, nasa pangatlong gallery na po tayo ngayon, kung saan punong-puno po siya ng magagandang pwedeng makita. Unahin na natin itong nawawala kong kamag-anak. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Kumusta ka na? Ang tagal ka naming hinahanap. Andito ka lang pala. Nagpa-picture kami habang ginagawa ko yung signature move ng angkan namin nila, Vice Ganda. Charot. Bawal pala to hawakan, guys. May nakapaskill. Kaya kung makikita ninyo sa video, never ko talaga siyang hinawakan. Ang bantot naman ang pitan nito. O, tama na yan. Hala, ba't nagpa-picture din to si RC Taulaba? Ano to, kamag-anak lang? Charot. So, dito muna tayo sa unang kwarto. Ano? Hati-hati kasi ito. Ay, teka lang. Ba't pala kabayo yung naka-highlight na hayop nila dito? Ano? Siya yung bida-bida? E, samantalang camel naman yung very common na hayop nila dito. Ganun na ba talaga kalakas ang aparisyon ng aming angkan? Charot, bala kayo mag-isip. At ang mga makikita nyo dito ay ang sinaunang bunga ng dates na kinakain ng mga sinaunang ibon. Ay, ba't may papagong naman sila dito? Anong kinalaman nito? Ah, Oasis Wildlife. Eh, bala kayo dyan. Uy, wala man akong pakialam dyan. Dito naman ay yung mga sinaunang tao sa disyerto. Mga katropa ni Enrile yung nakatira dyan noon. Charot. Tapos, ba't may paibon na naman kayo? Ah, ito alam ko to. Ito yung mga sinaunang kasuotan ng mga camel. O, diba tama ako? Ah, falcon pala yung ibon. Ted Falcon, ganun. Okay na yan. At ano naman ito? Ah, desert rose. So, may mga tumutubong rosas din pala sa mga disyerto noon, no? Akala ko kung natuyong tuwalya ng baka. Ito naman daw ay ventifa. Ba't para naman kapirasong panutsa? Hoy, akala ko kung diamond, volcanic rock pala. Ito naman daw ay tinatawag na glass tube na nabuo kapag tinatamaan ng kidlat yung buhangin. Oo, binasa ko, kaya alam ko. Dito naman na tayo sa mga pamulawin nila. Parang si Razor 2 sa may Transformers Rise of the Beast, diba? Yung namatay na lang nang hindi pa nagta-transform. Hala ka, ba't gumagalaw naman tong isa? Uy, akala ko mga estatwa sila. Ay, si RC pala ito. Akala ko endangered species din. Charot. Napansin ko dito sa kambing, guys, na mahaba yung sungay. Parang ganito yung itsura nung sa Shake, Rattle, and Roll. Ano? Yung bago ba? Yung extreme? Ito yung glitch na title. Naisip ko lang naman. Wala ko masabi eh. So sa kabilang room na tayo, ano? Dito naman ay matatagpuan mo ang kanilang mga yamang mineral. Mga Wilkins, Summit, Aquafina, ganon. Charot. Pagmasdan nyo na lang kasi ang dami. Diyos ko. Mga ano yan? Iba't ibang klaseng mga bato. Pilita corales, tanso, kristal, at ano ito? Ay, may pa-Mall of Asia din pala sila dito. Maikutan nga saglit bago tayo pumunta sa ibang kwarto. Ay, bato? Ba't parang namang hindi? Kulay gray kasi. Kepler 22 biyata ito. Charot. Nilamig tuloy ako bigla. Siguro yan yung itsura ng Earth noong Ice Age. Kaya kulay gray, ano? Bala kayo mag-isip. Alam nyo itong katabi niya, guys, na para bang pinagkukontrola nung Game Master sa Hunger Games. Ganon, kung napanood nyo. Maganda sana siya kasi kapag hinawakan mo yung screen, gagalaw din siya. At makikita mo yung buong mapa ng Pangea. Kaya lang, medyo sira na, ayan o, kalahati na lang yung umiilaw na screen. Tapos butas-butas na yan kapag tititigan mo sa malapit. Ito naman, hindi ko alam kung sinaunang dinosaur ba ito o shark. At kung anong kinalaman nito sa Saudi. Hindi ko naman pwedeng
tanungin si Enrile dahil busy daw siya. Kaya hayaan na natin. Ang haba nyo guys ha, in fairness, effort to the max ang gumawa nito. O anong pinagchichismisan nyo dyan? Yung hiwalayang Katniel? Huwag kayo mag-alala, magbabalikan pa rin yon kapag nabasa na ni Katniel yung sulat sa ilalim ng rep. Alam nyo na amiss kami sa librong ito guys kasi para siyang ano, yung libro sa Harry Potter na nag-iiba-iba yung nilalaman kapag binubuklat mo siya. Di ko sure, di ko pa naman napapanood. Sinabi lang sa akin ni Refran Vlog, kaya kung mali ako, siya po yung sisihin nyo. Ganyan siya o, pagmasdan nyo na lang. Habang dahan-dahan kong binubuklat ang pinakamagandang kwento. Sa madilim na gabi, isinilang siya sa mundo. Sa inyo ay totoo. Ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Tan 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 tan. Ba't kayo lagi yung dulo ng Christmas ID ng ABS-CBN, no? So kung nagtataka kayo kung anong kinalaman ng kanta sa libro, panoorin nyo na lang yung Christmas ID. Alam na ako pa mag-adjust sa inyo. Ay, parang museum lang dito sa Pilipinas, ha? Tignan nyo, oh, may pasalakot sila. Ay, may walis tambo din pala dito. Ba't wala man ako nakikita nagbebenta? May buyugan pa sila, oh. Ganyan yung water jug namin noon. Ang sarap ng tubig dyan. Diyos ko, ang lamig kahit walang yelo. Dito naman na tayo ngayon sa mga endangered species. Species ba? Species. Sabi kasi nung teacher ko nung high school, silent S daw. Pero nung napanood ko naman sa BBC channel, species, sabi nila. Hmm? Di ko natuloy alam paniniwalaan ko. Parang ito o, tigre ba ito? Leopard o malaking pusa? Alam nyo guys, sa totoo lang, diskumpiyado talaga ako doon sa teorya ni Charles Darwin na evolution of man. Kasi paano yun, diba? Nagsimula sa unggoy, tapos sumunod unggoy ulit? Ay, sorry, sa RC pala yan ulit. Kotang-kota na siya sa pang-o-cry ko. Ay, parang nakita ko na tong bit-bit ni Andrea noon, dun sa Halloween costume niya. At anong hayop na naman itong mga to? Oy, hindi ko naman nakilala. O siya, tama na, lipat na tayo sa ibang kwarto. Itong huling room na pinasok namin sa may gallery 3, ang mga nakalagay na po dito ay mga seafoods, tama ba? Basta mga lamang dagat. Kaso ba't may ibon? Diyos ko, nililito nyo kami? Ah, sila siguro yung mga kumakain sa isda, ano? So umikot-ikot lang ako dyan saglit kasi nagmamadali na kami, may isa pa kaming gallery na papasukin. At malapit na silang magsara. Kaya tara na, dito sa ika-apat at panghuli na gallery, ito po yung tinatawag na archive. Ang mga makikita mo lang dito ay mga sinaunang libro, magazine, dyaryo, ganoon, tama ba? Basta hindi ko to masyadong bet, kaya saglit lang kami dito. Medyo nagustuhan ko lang magpa-picture dito sa mga LED na may mga lumang larawang kupas. Maganda kasi siyang background. So yun lang, tapos umalis din kami agad. O ayan na si RCO, napagod na. Baka hindi na to sumama sa susunod, kutang-kuta na sa pang-o-cry ko eh. Charot. Alam nyo guys, palabas pa lang kami nito sa museum, eh sinundo na kami ng dalawang security guard. Sinamahan kami hanggang sa elevator papunta dito kung saan kami unang dumating. At ang gugwapo nila, Diyos ko, naka-Amerikana pa ang mga security guard dito. Yes, formal attire sila, be. Hindi ko lang sila nabidyohan kasi nahiya akong magpaalam. Baka pagalitan pa ako. Kung napapansin ninyo eh, ang dami namin ngayon kasi kasabay na rin naming umuwi yung ibang mga Pinoy na nagtatrabaho dito. O, di ba nakaka-proud din? Ang daming Pinoy nagtatrabaho dito sa ITRA. So, yun lamang po. Maraming salamat, RC Taulaba and Daryl Espalto. Charot. Ang gwapo ni Daryl, no? Alam nyo, sa totoo lang, guys, pinasama ko talaga si Daryl para maging love team, love teaman ko sa vlog na ito. Kaso, itong bakla, inahiya sa kanya na makipaglandian. Kaya, ayun, si RC na lang yung napagtirpan ko at naging ka-love team niya. Maraming salamat sa bonding for today's video. Lalong-lalo na po kay Sir Awen, na siyang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. So habang nauna na sa parking yung ibang mga kasama namin, syempre hindi namin nakalimutang pumunta dito ni RC sa harapan para magpa-picture, ano. Bahala sila mag-antay dyan sa amin. First time ko lang makapunta dito eh. Kaya sobra-sobrang nagpapasalamat po talaga ako kay Refran Vlog dahil natupad din yung matagal ko nang gusto na makapunta dito. At doon pa sa di ko inaasahang pagkakataon talaga, Diyos ko. Matagal na kasi naming pinaplano ito ng ibang mga kakilala kong vlogger kaso di man kami matuloy-tuloy. Pero sabi nga nila, di ba, the most unexpected happening, whatever happened. Ah, basta kung mangyayari, ganun. Okay na yan, RC. Baka maiwanan na tayo. Ay, hindi niya nagustuhan, B. Sapad daw. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panunood ninyong lahat. Muli, ito po ang inyong Happy Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, every gising is a blessing. Ay, kay Jeff de Dios pala yun. No to toxicity. Let's make people happy. O, tignan nyo. Nakapag-take out pa siya sa Outback. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Ang baho-baho dyan, maliligo ka.